Sasabihin ko na ba kung ano napili natin? Oo. Actually, nag-ano na kami, may napili na kami, nag-offer na kami, at kukunin namin yung... Hi guys! Welcome back to our channel! So yun, for this video, i-share ko lang yung nangyari sa amin noong April 24 and April 25, nag-apartment hunting kami here in Jamaica. So, i-share ko lang yung mga video clips ng mga apartment na nag-tripping kami. So, yun, actually, we visited like 8 apartments. And yung mga i-share ko sa inyo, yung mga video, actual footage ng video clips namin. Pero, sabihin ko rin yung rent per month. Pero, in JMD, kayo na bahala mag-convert to peso kung magkano siya. Pero, para meron tayong element of surprise. So, yun. Pero, kung gusto nyo lang magka-idea, ang JMD is if you divide it to 3 or to if you multiply it by times 0.3, yun yung conversion niya sa peso. Ano lang siya, rough estimate lang. For example, 100,000 JMD is equal to 30,000 pesos. Parang ganun. So yun, simulan na natin. I have here my laptop para masabayan ko kayo sa pag-view ng video clips. So, pasensya na sa minsan sa video clips. Kasi, ayun, medyo maraming tao yung nandito. Kasi, hindi lang kami ni Mama Kare at ni Penpen yung nag-tripping. May mga kasama din kami na katrabaho ni Mama Kare. So, yun, simulan na natin. First video is ayan, Chelsea Manor. Ito yata yung pinakamurang napuntahan namin. Pinakamura. It is 85,000 per month. 85,000 GMD per month. So, mabilis lang siya. Very short clip lang pala yung nagawa dito. Baka, kasi meron akong na-corrupt na footage, baka yun yung isang part. So, yung nakita nyo is kaya mura siya, studio type siya. Tapos, ang nag-divide lang, yung sa may left side, yun na yung kusina. Tapos, sa may right side, yun na yung kama. So, ganun lang siya kaliit din. So, yun yung Chelsea, yung pinakamurang apartment na nakita namin. Next is Kingsway. Kingsway apartment yan. Yan yung studio type din to. May bedroom. And then, yun, bedroom tapos pagkakaliwa, kama. And then, may TV. Tapos yun, sa kabila, kusina. Studio type siya, pero malaki siya, in fairness. So, yun. Meron naman siyang CR. Maganda yung CR. Medyo malaki-laki siya. Maganda. Tapos, yun. Yan. Ganyan lang din siya kalaki. So, I think Kingsway is 115,000 JMD per month. Next up is Oxford Manor. Yan. Oxford Manor. One bedroom siya. Ang ganda ng sala, oh. Mukha siya malinis. Sala yun. Tapos ito, dining table na agad. And then, ito yung kusina. Okay naman yung crepe. Medyo maliit nga lang. Then, ito yung kusina. Ayan, may microwave. Yan yung pangluto. Medyo luma na yung pangluto nila. Ayan yung sala. TV. Medyo okay na sa akin, para sa akin TV. Then, may electric pan. Ito lang yung apartment na may electric pan na nakita namin. Tapos, ito yung bedroom. Yan, may cabinet. Ayan yung view.
malaki-laki naman yung ano. Malaki-laki yung kama. Yan, yan yung view natin. So I think this is 100,000 JMD. So mga mura-mura din naman kahit papaano. Ayan, yung kusina, medyo maliit siya. Wala siyang bathtub. Yan, yan lang yung shower area. And then, yan yung ano, parang patuyuan nata yan. Hindi siya mukhang ano, no, closet. Ano po yung closet? So, yan, yan yung Oxford na 100,000 JMD yung per month yung rent. So, okay naman. Okay naman din dito sa Oxford. Next is Richings. Richings. So, ito yung ground niya. Parking lot agad. Ang problema dito, parang, ewan ko, hindi ako masyadong comfortable. Parang hindi siya safe. Ayun, yun lang naman. And then, ito yung mismong apartment niya. Parang siyang tenement. Yung ganun yung itsura niya. So, ito yung kusina. Medyo luma na rin yung lutuan. Tapos may ano, maliit din naman na microwave. May oven toaster pa. Saka may coffee maker. Tapos yan agad yung kama. Ay, sorry, kama. Yung ano, sala. Tapos, yung sa may glass sa left. Ayan, yan. Yan yung bedroom. Nag-video ko. Yan yung bedroom. Yan. Mataas yung kama. Tapos ito yung CR. Ayan. Wala siyang bathtub. Pero maganda naman siya. May glass. So yun. Yun lang naman comment ko. 100,000 GMD din to. Yun lang. Parang hindi siya gaano kasi. Nagising na si Pen Pen. Hi Pen. Ang gulo ng bahay. Sorry. Pen! Hi! Say hi, guys! Ayan, gising na siya. Natulog lang siya ng tanghali. So, yun. Tapos tayo sa Richings. Next is Wellington. Ito yung isa sa pinaka nagustuhan namin na apartment. Napakaganda nung lugar. Nung mismong unit. Tingnan natin. So yan, ito, nag-start tayo sa bathroom, sorry. Bathroom, maganda siya, may bathtub. Tapos ito na yung bedroom, one bedroom lang siya. Diba ang nice, may aircon, ganda nung ceiling fan. Then ito yung ref, yan medyo modern na yung ref, maganda yung ref. And then, maganda rin yung pangluto. Diba, nalinis niya, ang ganda. Microwave and all, yan yung kusina. Tapos, ayan, yan kami lahat. Yan yung sala. Tapos, ito yung, ay, maganda yung washing machine nila. May dryer din. Yan. Diba ang nice ng Wellington? Although, sa may bundok siya part, at medyo malayo siya sa office ni Mama Kare. Ayan, ito yung sa may sala na part. Tapos, ito yung veranda. Yan yung view ng veranda. Hindi na ako lumabas dyan. Ako? Ayan yung dining area. At itong next na ipapakita ko is yung ano, labas. Diba? Ang nice. Kaso yung problema na paglabas yan, parking agad. So, kailangan, ang need namin is parang may park. I mean, may lugar pa na para lakaran ni Penpen. Para makapaglaro siya at makapagpaaro kami daily. Kasi kung paglabas mo, parking ka agad. Diba parang hindi siya kids friendly something. Hindi siya for kids. Katulad nung kanina pinakita kong Rich Kings. Sa baba yung parking, daw sa taas yung mga apartments. Diba parang hindi siya bagay for kids. So, it's just getting better and better sa mga susunod. Ang pang-anim na apartment, ay sorry, ang Wellington na yon is 100,000. Ang
problema is malayo at pagdadaanan niya yung sobrang traffic papunta sa office ni Mama Hares. So, tignan natin yung next. Ito yung labas na, ito naman is Winchester. Ayan, napaka nice nung labas. Ayan yung gusto ko, gusto namin ni Mama Hares. Paglabas pa lang, may ano na, may mga pwedeng pasyalan si Penpen. Tapos, yung mga apartment niya sa ground floor is parang may mga maliit na space for parang bakuran. Diba nakita niyo yung bako? So, tignan natin. This Winchester is 135,000 JMT per month. So, ito pagpasok namin. Ang issue lang, 2-bedroom to. So, pwede rin. Bagay din sa amin. Kasi kami lang yung family din. Ayun, yung problema lang is ayaw naman makarin ng ref. Medyo, hindi ko binuksan yan eh. Medyo luma. Pati yung stove, medyo luma din. Hindi katulad ng mga unang natin nakitang apartment na magaganda yung stove, ganyan. Saka medyo old yung medyo old yung datingan niya. Tapos ang daming mga base, ganyan. Di ba? Ayan yung table. Ito yung, ayan labas, yung patio. Patio. Tapos yan yung garden na maliit. Di ba ang cute? Pwede dyan si Penpen, lagyan namin ng swimming, ang tawag doon? Inflatable swimming pool. Di ba ang cute? Pang siya. Square. Yan, meron din parang bar, island bar. Or something. Kung ang tawag doon. Ayan, marami akong video nitong Winchester. Yan, ito yung isang... ito yung master's bedroom. Ayan, yun na yung master's bedroom. Ito naman yung second room. Kung dito kami titira, ang plan namin is ito yung magiging parang play area ni Penpen. Yan yung view sa labas. Sa ground floor siya, actually. So yun, ayan yung closet nung... Tapos ito yung CR1, 2-bedroom siya pero 1 lang yung CR. So meron naman siyang bathtub. Okay naman siya, malinis-linis. Ayan, ang cute nung CR. So yun na yung Winchester 2-bedroom. 135,000 per month yung rent. And next naman sa Winchester pa din to pero 1-bedroom and then sa ground floor din. Ito ang nice nito. Yan, bago yung stove, bago yung ref, maganda. Pesensya na medyo malabo yung pagkakakuha. Ba't ang labo nito, babe? Ang labo. Ayan yung, bedroom. Blurry siya. Sorry, medyo blurry siya. Pero ang ganda niya. Yun yung CR. Yung CR niya pala nasa nasa kwarto. Hindi. Ayan nasa kwarto. Nung one bedroom. Totoo? Oo. Ito sa bato? Oo. Yung one bedroom. Wait lang. Yung one bedroom? Oo. Pero nasa labas yun sa 2-bedroom. Ayan yung, ito naman yung patio. Patio. Sorry. Patio. Yan, may patio din siya. Tapos nasa labas yung washing machine niya. Ayan, ang laki ng bedroom. Malaki. Ganda ng patio. Ay, hindi ko lang sa video mo pa. Okay lang yun. Say hi, mama. Ito yung CR ng 1-bedroom. Di ba ang nice din? May bathtub din. So, this bedroom is 129,000 JMD. Pero I think
This one is ayan, makita niyo yung playground. Ang ganda. Yan, dyan. Kung dito kami titira, maglalaro si Penpen dyan sa playground. Ayan yung patio. Ayan, titignan natin yung washing machine niya. Ayan o. Ang nice. Maliit lang siya. May bako. Nasaan yan yung washing machine? Nandun yung washing machine, hindi ko pala nasa kabila, yung sa may saradong part. So yun yung Winchester bedroom, one bedroom. Tapos yung huling pinuntahan namin is yung Winchester din na two bedroom, pero located siya sa second floor. Wala nga lang kaming video kasi hindi namin siya napuntahan at nagkamali yung may-ari ng dala ng susi. So, pinakita niya lang sa amin yung video, which is hindi rin namin nahingi. Maganda siya, halos same ng two bedroom din sa baba. Ang problema lang doon is may patio. Ang patio pa rin doon? May patio lang siya, yung parang veranda. Pero syempre, wala siyang garden kasi nasa second floor. Tapos, ang advantage naman niya is yung mga gamit is bago. Bago yung stove, bago yung ref. So, yun. Sasabihin ko na ba kung ano napili natin? Wow. Actually, nag-offer na kami. At kukunin namin yung yung Winchester 2 bedroom. Yung may patio at may garden. Yay! Para kay Tenten. Tapos, natawaran namin siya to 125? From 135 to 125 JM, 1,000 GMD. Ayun, sana hopefully yun na talaga. Wala pong reply eh. O kaya nga, sana hopefully, di ba? So yun. Sana hopefully. Oh, sana hopefully. Para ano. So yun, ano pa ba? Ayun, yun lang naman for this video. Sana nagustuhan nyo yung apartment tour natin and then apartment hunting tour natin. So yun, thank you sa pagsubaybay sa amin. Please subscribe to our channel and mag-like kayo and mag-comment kung ano man yung mga nasa isip nyo. So yun lang, bye-bye guys. Say bye-bye na, Mama Pen. Bye-bye. Pen. Ayun, busy si Pen. Yellow, bye-bye. Yellow.